pagkakataon. Tingnan mo sila, guys. Oh. Ayan yung kanilang dinner. Ayan yung kanilang dinner ni Mara at sina Clara. Guys, ang kain na, kain po nila ng feeds ay umaga at saka tanghali po. Tapos si Jonah naman, ay talagang sa umaga lang para hindi po siya tatapa. Ayan, guys. Oh. Sarap na kumain, guys. Ayan. Yan po ang aking sikreto. Kumikita na po ako sa Buarako kasi siniservice ko po siya sa baba, yung mga may inahin po doon. Tapos mas kumikita pa po ako dito sa amin kasi pag sayo ang Buarako, sayo naman yung inahin, talagang nakaka-timing ka ng pagkakasta sa kanila. So, mas maraming nabubuo na, baby. Ayan, linisin ko muna yung ano. Dadagdagan pa natin si Jonah, guys. Ang bilis na ubos ng kanya. Ayan.
guys, hindi ko alam kung anong lasa nito. Bakit gustong gusto nila. But I think because this is very edible. Majul. Pagdagan natin din sila. Ayan. And dinner is served. Si Jonah guys, kahit isang sako pa yung ibigay sa kanya. Talagang ubos yan. Tingnan mo siya oh. O, diba? Happy? Very happy? Huh? Huh? Very happy. Ito naman si Mara at saka si Clara. Ayan, very happy din sila. Pero, syempre, sa loob-loob nila, nagre-reklamo yan. Bakit ano? Vegetable yung kanila. Okay. At yun, guys, ang aking sikreto. Para po makat natin yung cost or hindi po tayo gagastos ng sobra or malaki sa commercial feeds po. Yung mga ka-farmers ko po dito sa community namin at kahit man po sa iba, ni-encourage ko po talaga silang magtanim nito. Kasi marami na po akong na-trim, na talagang kahit saan ko lang po sila itinanim, talagang nabubuhay po. Ang bilis lang. So, nasa kanila na po yun kung itinanim nila or nabuhay or talagang sinunod nila, guys. Kasi yung ganitong pagpa-farming, talagang tiyagaan po. Kung wala ka pong tiyaga, wala kang nilaga. So, ayan. Ako, guys, dito lang yung panahon ko sa farm. Kaya, naparami ko po sila. Ayun, napapakinabangan ko na ngayon. So, gusto ko rin namang ma-experience nila, guys, na lower yung cost ng feeds. Hindi lang talaga nakadepende 100% po sa commercial feeds. Kasi lalo na po ngayon, sobrang mahal po. Nung nag-start po ako, way back 2014, guys, yung sako ng feeds. Let's say, sako ng like grower or gestating or whatever, guys. Na, ranging lang yan siya sa 1,100 or 1,200. Depende po yun sa kung anong brand. Ngayon, guys, Diyos me, 1,900 plus transportation. Talagang yung isang sako ng feeds, guys, ay ang presyo na kung kikwintahin mo talaga, pumapatak na po siya ng 2,000 pesos. Kung malayo ka pa, katulad ko po, talagang susobra pa po dun. So, kung 100% dependent po ako dun sa commercial feeds, talagang wala tayong kikitain yan, guys. So, ayan, ginawa ko. Nagtanim ako ng marami at magtatanim pa po ako dun sa mga ibang farm po na nabili namin or lupa para po marami tayong source. Okay, guys, yun lang po sa ngayon. Happy farming po. Thank you for watching. Be safe, guys. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo at help me grow my channel po para mas marami pa po tayong matutulungan in the future. Bye, guys!